Galing mo talaga. Thank you sa nakakakalmang intermission na yan. Alam naman natin sa panahon niyan, kailangan natin yung mga pampakalma. Ayan. Ang naisip ko lang din naman talaga, no, dahil din sa ganda ng tunog, tapos parang nakakalma nga yung tunog, naisip kong mag-ano eh, breathing exercises bigla. Nasobrahan yata ako sa pagpapakalma at parang medyo inaantot na ako. Sana gising pa po tayong lahat. Baka po nasobrahan. Yes, breathing exercise muna. 1, 2, 3. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, diba? Wow, effective talaga siya. Sinamahan mo pa ng performance ni Alaina. Ni Alaina, music guided breathing exercises na. Ayan. Okay, hindi ko napapatagalin pa. Ang sunod kong ipapakilala sa inyo ay magpapakita ng demonstration naman tungkol sa isa sa pinaka-importanteng topic sa webinar na ito. Siya ay kasalukuyang nag-aaral din ng BS Nursing sa St. Luke's College of Nursing from 2NU06, Batch Idyanale, Miss Kate Ojales.
Good morning, Miss Kate. Good morning, everyone. Then I'm Kate Ojales. I'm a student nurse from Trinity University of Asia under St. Luke's College of Nursing, Class 2 and 06. So ngayon na na-discuss natin, ano ba yung hypertension? Ano ba yung mga signs and symptoms? Sino ba yung mga nagkaka-hypertension? Ngayon naman, ito na yung pinaka-importante din sa lahat is paano ba natin malalaman na may hypertension tayo? Diba? That's why ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ba yung tamang paggamit ng BP app. So, yung unang video, may papakita ko sa inyo kung paano gumamit ang digital BP app. Tapos, yung susunod naman, papakita ko kung paano gumamit ang manual BP app. So, next slide. So, itong video na to, this is digital BP app. Isa sa mga makakatulong upang palatili ang normal na presyon ng dugo ay ang mabagsayan ito. Dapat alamin natin kung meron na tayong ibang mga pandangan kailangan na humingi ng tulong sa doktor para na maagapan ang isang mas seryosong kondisyon. Mahalaga ang palagian o regular na pagpapag-check ng presyon ng dugo gamit ang mga blood pressure monitor sa mga health centers malapit sa atin. Mas mainam din kung meron tayong ito sa bahay. Bago mag-BP, tandaan ang mga sumusunod na paalaan. Huwag uminom ng alat o inumin ng may caffeine katulad ng kape, saa, tsokolate o soft drinks. Huwag maligarilyo. Huwag mag-exercise. At huwag kumain sa loob ng 30 minutos. Hindi rin dapat uminom ng kahit anong gamot na maaaring mag-apekto sa presyon katulad ng gamot sa sipon, sarayima at iba pa. Magpahinga ng mga 5 minuto bago kumanan ang presyon. Ikaw ang magpapabiti sa vaccination center, siguraduhin ang pagsukat ng presyon ay magaganap sa isang lugar na maliwala at may sapat na daluyan. Bago pumunta ng center, dapat malinis ang iyong mga braso. Sugasan ito ng sabon at tubig o di kaya na may sabon. Suotin mabuti at iwasan tanggalin ang iyong face shield at face mask. Sa pagkuha ng BP, siguraduhin na nakaupo ng matulog at nakasandal. Maigi na may sarili blood pressure monitor sa inyong bahay upang maiwasan ang pagkasalamuha sa iparin ng labas. Ito ang ilang mga paalala upang tiyak at tama ang makukuhang reading kung kukuhan ng presyon sa iyong bahay. Dapat ay nasa lugar kung saan tahimik at malinis. Maaari kumain ng iyong BP sa umaga matapos umihi at sa gabi bago matulog. Mag-relax at umupo ng maayos. Panatilihin matuwid ang iyong likod at nakalapat ang parehas sa paa. Upang malaman kung aling braso ang gagamitin sa pagkuha ng blood pressure, kuhanin ang blood pressure sa dalawang braso at ang brasong may mas mataas na BP ang palagiang gagamitin sa pagkuha ng presyon. Siguraduhin walang nakakasagabal ang katasuutan sa inyong braso. Suriin ang inyong blood pressure monitor. Dapat na ito ay clinically validated by the Clinical Society of Hypertension upang makasiguro sa accuracy o kawasan. Tandaan at huwag magsasalita o makikilig sa anumang ingay at salita habang kinukuhanan ng presyon. Dahil maaari itong maka-apekto sa resulta. Kapag handa na, ilagay ang cuff ng blood pressure monitor sa iyong braso na may 1 to 2 cm mula sa taas. Dapat nasa gitna ng inner arm ang arrow o marker ng BP cuff. Isara ng mabuti ang fasten ng cuff. Mahalaga na sukat at sukat ang cuff sa iyong braso. Kung masikip ang cuff, pinapayo ang hindi ng mas malaking sukat na cuff. Kapag maayos ang pagkakasuot ng cuff, ikita mo ang simbolo na okay sa rap na yan. Sa proseso ng pagkuha ng presyon, mahalaga ang kapantay ng inyong braso ang puso o arterial line ng cuff. Pindutin ang start stop button at automatic na sisimulang lumobo sa cuff. Makikita ang resulta ng iyong presyon sa screen ng iyong blood pressure monitor. Ikaw ay may mataas na presyon, kung ang sukat ng systolic blood pressure ay 140 o mas mataas, o ang diastolic blood pressure ay nasa 90 o mas mataas. Ngayon ay ganda naman ang doktor ang dalawa ng tag-congress ng pagkuhan ng presyon. Matapos ang bawat test, ibig sa ang reading na nakuha,
mula sa iyong blood pressure monitor. Makakatulong ito upang mas matagal tayo pag-aaralan ng mga sarili. Ano ang mga dapat gawin upang mapanatili ang normal ng blood pressure? Maintain a healthy weight, regular na pag-exercisyo, kumain ng prutas at gulay sa araw-araw, bawasan ang alat at mantika at matatamis na pagkain, iwasan ang paninigarilyo at ang inom ng alak, mag-relax at iwasan ang stress, huwag kapalimutan inumin ang inyong maintenance medicine na nireseta ng inyong doktor. Magaling na regular ang konsulta sa iyong doktor. Okay, so bago tayo magsimula, papakita ko muna yung mga kailangan yung gamit kapag kukuha kayo ng blood pressure using yung manual. Kasi yung una kasi, digital kasi yun. So kung wala tayong budget, bumili ng digital, kasi medyo kamahalan kasi yun compare mo sa manual na BP. Pwede naman natin aralin kung paano ito gamitin kung wala tayong budget. So, unang-una, kailangan natin ng stethoscope. Ayan. Hindi naman kailangan na mahal yung stethoscope mo. Okay. Kasi usually, pag bibili ka ng BP app, kasama na yung steth eh. So, ayun. So, yun na yung stethoscope mo. Siguraduhin na gumagana to. So, paano mo ba ito i-check? So, susuot mo lang siya ng ganyan. Okay. Tapos, itap mo siya. Ito yung tinatawag natin diaphragm. Yung mas malaki. So, itap mo siya. Kung nakikinig yung tunog, ipipinigil, naka-open siya. So, ngayon kasi nakasara siya. So, ito sa likod, ito yung bell. So, itap mo siya. So, mas malakas yung tunog. That means, ito yung naka-open. So, paano mo ba isasara ito? Kung gusto mo gamitin itong isa, i-twist mo lang siya, tapos i-check mo ulit. So, ganun. So, sa pagkuha ng BP, mas prefer ko kasi gamitin yung maliit. Ito yung bell. Kasi, mas maganda to sa mga low-pitch sounds. So, ito yung gagamitin natin. So, susunod, ito yung ating sphygmomanometer. Okay, yung BP cuff manual natin. So, ito yung cuff. Ito yung lalagay natin sa braso. Make sure na tama yung size, ha? Meron kasi ibang size nito. So, meron pang adult and may pang pedia, meron pang bata. After that, meron tayo yung tube papunta sa bulb. Ito yung bulb. Ito ka mag-press. Ito naman yung valve. Ito yung isasara mo tsaka bubuksan mo. And then, ito naman yung gauge. So, ituturo ko kung paano nyo ito gagamitin. So, first, ilagay muna natin itong cuff dun sa braso ng family member natin. Ganyan. Kasi kung hindi man tayo magtitik ng BP for ourselves, pwede naman natin turo ito sa family member natin para sila kumuha ng BP natin. Okay, so next, so first, ilalagay natin to. Make sure, kanina yung sinabi sa video, nakaupo siya, tanungin mo kung komportable siya. Okay, komportable ka ba? So, dapat yung arm mo, naka-rest siya. Nakita ko na maayos. Naka-rest siya dyan, stable. At a heart level, dapat hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Okay, so ilalagay ka natin. Okay, ang sabi ulit kanina is, mas mataas siya ng 1 to 2 centimeters above the... Itang pa. Sorry, sabihin ko kasi. So, 1 to 2 centimeters above ito, yung line natin dito. Okay. So, lalagay na natin yun dyan. And makikita nyo, may arrow siya. Hanggang saan lalagay ko. May kita nyo dito, may arrow siya dito. Itatapat nyo yun sa brachial artery. So, dito yung brachial artery natin. Okay, ipifeel nyo lang dito sa loob. Okay, ipalpate nyo siya. Tapos, dito pupunta yung arrow na may kita nyo sa cuff. Nakalagay dito left arm. Make sure na hindi siya masyadong masikip, hindi rin siya masyadong maluwang. Paano mo yung mag-check? So, yung dalawang fingers mo, ipasok mo lang dito. Make sure na ipapasok mo siya. At hindi siya masyadong maluwang. So, after nun, pwede na tayo mag-check ng B. Make sure na nakasara yung valve dito. Ayan. So, paano mo siya isasara? Clockwise po. Paray. So, clockwise. Ganyan. Okay. So, make sure na nakasara yan. Tapos, nasa zero yung gauge mo. Zero.
So, magpa-pump tayo. Ah, ano yung nagiging mo? So, paano, kasi yung tinatanong kasi ng iba, so hanggang kailan, hanggang saan ka siya ipapump? So, pwede mo siyang, kung ikaw sa sarili mo, alam mo na, ay, yung last week, ang normal na BP ko is 110. So, mag-add ka lang ng 30 minutes. Mag-add ka ng plus 2. So, mag-pump ka hanggang 140. So, sabi ni auntie, 110 usually niya. So, mag-add tayo ng 30. So, mag-pump tayo hanggang 140. Okay? Put mo na yung step mo. Okay, gamitin yung bell. Ilagay natin dito sa my virtual artery sa baba ng arrow. And wag nyo pong pisilin ng ano ha, wag nyo pisilin masyado kasi makapagod po yun sa systolic din. Okay, so mag-pump na tayo hanggang 140. Yung unang sound na maririnig nyo, that's your systolic. Okay, yung nasa taas. And then yung pinaka-last na sound, yung diastolic na po. Okay, magpa-pump na. Okay, 140, slowly release. 110. 110 over 85. So, yun yung BP niya. So, is that normal? Yes, kasi diba, as binanggit kanina na ang normal BP is below 120. Less than 120. Yeah. And less than 80 ang diastolic. So, ayan. So, deflate mo lang. Tapos, move na baka. Make sure pala na kalimut ang banggitin. Pag ginagawa niyo po sa other people, mag-alcohol po tayo before and after. So, ayan. And may questions ba kayo? Do you guys have any questions? Ayan. So, may questions or clarifications? Hello, Hope. Ayan, so, Mr. Red, how do you know which one to use when talking to someone? Okay, actually, nabanggit ko sa video kanina. Pwede mo, actually, mas recommend you take both sides. If possible lang. Kasi, minsan may injury yung kabilang kamay, so at least the other one. But if it's possible, you can take it both sides. At saka kung ano yung mas mataas na BP, yun yung i-consider na. Any more questions? Nasagot ko ba yung question? Mr. Renz.